So mga tol, matapos nga pong makalasap ng unang pagkatalo si Rais Alim via split decision nang dayuhin niya ang bansang Australia para labanan ang pambato ng Australia na si unbeaten Sam Goodman. Tila hindi nga po umubra ang pagiging technical fighter ni Rais Alim. Sa early rounds, nakukuha pa ni Rais Alim ang lamang ng puntusan. Nagbago ang laro mga tol, matapos magbago ng game plan itong si Goodman. Pinressure na pinressure kasi ni Goodman itong si Rais Alim pagpasok ng late rounds, kaya nakuha ni Goodman ang mga rounds na yon. Nanalo si Sam Goodman sa score ng dalawang hurado na 116 to 112 at 117 to 111. Isang judge naman ang pumabor kay Rais Alim. Pumiscore ng 116 to 112. Tila nilait-lait nga po ng ating former 3 division at kasalukuyang WBO Global Super Bantamweight Champion General Casimero itong si Rais Alim matapos matalo kay Sam Goodman. Banat ni Casimero mga tol na mag-post ito sa kanyang FB page. Natalo daw si Rais Alim at natalo din daw ito sa maliit na offer. Sinisi ni Quadro Alas kung bakit hindi ito lumaban sa kanya. Tatanga-tanga daw itong si Rais Alim dahil hindi daw pumalag sa kanya. Kung matatandaan kasi mga tol, inoperan itong si Rais Alim ng promoter ni Casimero ng Treasure Boxing Promotion ng 500 to 800,000 US dollars para labanan si Quadro Alas. Ngunit umatras daw itong si Rais Alim sa offer sa kanya. Sa halip, tinanggap ni Rais Alim ang labang kay Sam Goodman para sa IBF title eliminator. Pagmamalaki ni Quadro Alas mga tol, kung sakaling sila daw ang naglaban ni Rais Alim, easy work lang daw ito sa kanya. Mas mainam pa daw na maglato-lato na lang daw si Rais Alim. So yun nga po ang sinasabi natin mga tol, na mukhang hindi na magkaka-interest si Quadro Alas dito kay Rais Alim dahil natalo ito sa laban. Kaya kasi hinahabol ni Quadro Alas itong si Rais Alim dahil nasa pang number 2 spot ito sa WBO at pang number 5 spot naman sa IBF. Kung nanalo si Rais Alim kay Sam Goodman, mapupunta sa number 1 or number 2 spot itong si Rais Alim sa IBF ranking, gayong bakante itong number 1 at number 2. Ngayon natalo na si Rais Alim mga tol, asahan na babagsak ang ranking niya ngayon. Samantala naman mga tol, nawala na din ang puwang si Rais Alim para labanan itong si Naoya Inoue. Bago kasi matalo si Rais Alim kay Sam Goodman, sinabi nito sa isang interview na gusto daw niyang kalabanin si Naoya Inoue. Naniniwala daw siya na mananalo si Inoue kay Fulton. Wala daw kasing lakas si Fulton para pabagsakin si Naoya Inoue. Pero kung siya daw ang lalabang kay Inoue, naniniwala siyang kaya daw niya itong pabagsakin. So binatikos nga po ngayon si Rais Alim ng mga boxing fans sa pahayag niya na yan matapos siyang matalo kanina. Sinasabi ng karamihan mga tol, kung kay Sam Goodman pa nga lang daw, hindi na daw siya umubra, kay Naoya Inoue pa daw kaya. Yan daw ang napapala ng advance kung mag-isip. Paano na daw siya ngayon papansinin ni Naoya Inoue? Eh natalo na daw siya sa laban. Sa kabilang banda naman mga tol, tagumpay nga din po kanina na nadepensahan ni Regis Progre ang titulo niyang WBC Super Lightweight sa unang depensa na ito kontra sa Puerto Rican na si Danielito Sorilla na ginanap sa baluarte ni Regis Progre. Nauwi nga po sa split decision ng laban pabor kay Regis Progre. Pumabor ang dalawang hurado kay Progre mga tol sa score na 118 to 109 at 117 to 110. Pumabor naman kay Danielito Sorilla ang isang hurado, umiscore ng 114 to 113. Gusto nga pong isunod ni Regis Progre itong kasalukuyang WBO Super Lightweight Champion na si Teofimo Lopez.